Hello guys, welcome po dito sa ating tutorial kung paano ba natin gumawa o mag-create ng proposal para ikaw ay magkaroon ng Kaiser. So dito, pipilapan lang natin to. So isulat lang natin yung, okay, meron akong, ayan, pangalan mo. Tapos, middle name, last name, tapos birthday. So, for example, sabihin na natin 1990 at tapos okay, September. Yan. So, pag kumpleto na yan, click natin yung create code. Tapos mapupunta ka dito sa new proposal, itong Ultimate Kaiser Health Builder new proposal. So ito, so ang unang makikita mo dito, ito yung plan, ito yung pangalan mo, first middle name, last name, email address, birthday. Tapos plan name, ito yung magkanong plan na ano mo, tapos payment form. So yan lang natin. So pangalan ko yan. Ako yung agent, tapos ito yung code ko. So, dito sa baba, so ito yung terms of payment. So, mamaya explain natin yan. So, ito, benefits, dahil na 100, K100 plan yung kuponin mo, contract price niya is 411,750, 7 years na babayaran, tapos, yan mo, maturity of, waiting period until 20 years. O mag-mature siya after 20 years. So, dito sa example natin ay 31 years old. So, 31 years old. So, meron ito. Pwede nyo itong basahin. Itong mga benefits dito. At makikita mo dito sa baba after 20 years. Diba? After na mag-mature yung plan mo, may makukuha kang 1.1 million kapag yung plan mo ay K100. So kung gusto mo naman na mas mababa, sabihin na natin K60. So K60, tapos click lang yung compute code, tapos lalabas na yan dito. So yan K60, tapos 247,000. So kanina K100, so, mas malaki yun, 400,000. 411, ito 247, 7 years. So, pag age din is 31, so, pwede nyo palitan yung birthday para matugma sa edad nyo, ano. Tapos, after 20 years, ito po yung makukuha nyo, 699,701. Bakit maliit? Kasi po, maliit na plan yung pinuha mo. So, kung gusto mo pang mas maliit, meron pang K445. Okay, tapos create code. Yan, K45. So, 185,000 siya. At, tapos, punta tayo dito sa maturity. Is 524. So, mas, pag maliit yung plan na pinuha mo, maliit din yung pauha mo. So, okay lang din, at least meron kang, di ba, meron kang 500,000 after 20 years, di ba? So, kung gusto mong paghayaan mo lang yan, pag edad mo ng 65, meron kang 1 million din. Okay, so, kung gusto mo namang mas mataas sa K100, meron tayong 150. So, pili ka lang dito, so, simula sa K45, 50, 60. Kung ang edad mo ay 40, sabihin natin 40 yung edad mo, na 80. Okay. Sample yan. Compute code. Yan, 41. Kung 41 yung ano mo, edad mo, yung pinakamababa na plan niya is 60 na lang. Kanina is 45. Ayan. Magkano yung monthly niya is
So, yung monthly payment niya is yan, 3,500. So, pwede niyo yung i-adjust depende sa edad niyo. Okay. Tapos, dito, explain ko sa inyo itong benefits. Okay, ha? So, long-term care benefits, at the end of 20 years, you will receive this amount regardless of utilization. Ito yung 60,000. Ito yung long-term care benefit mo. Term life insurance is 270. You are insured for 20 years. Yan. Okay. Tapos, annual health, annual benefit limit. So, 50,000. So, every year meron kang ano. Ito yung sa hospitalization. Kung example, ikaw ma-confine. So, meron kang limit 50,000. Pag K100, 60,000. Okay, room benefit, 800 per day. Annual health benefit is 6,000. Okay, during accumulation period, 8 year, annual health benefit, 6,000. If unused, this annual benefit will accumulate 10 years. So, bali, kumikita ka pa ng 10 years, 10% per year kapag sa loob ng 8 years to 20 years. Year. So, yan, annual health benefits, total annual health benefits. So, yan, additional health benefits. So, na-explain ko na po ito doon sa unang video ko. Pwede nyo rin balikan. Long-term care maturity, long-term care benefit at maturity age, 699. So, ito yung after 20 years. Sa after edad mo ng 65, kung hayaan mo pera mo doon, meron kang 1 million. Kung sakaling hindi ka magkasakit, ha. Yan. Tapos, meron kang every year. Ito, 65 years old ka na nito. Tapos, meron ka ng every year, meron kang 102,443. Ito na yung income mo. Money working for you. Sa edad mo ng 80, 4 million, meron kang pera na 4 million. Tapos, 427,000 per year mo. Ayos ba yan? So, paano natin bayaran to? So, for example, yung kunin mo dito ay annual or monthly. So, pili ka lang dito. Pwede rin spot cash, di ba? Yung spot cash, yung contract price natin is 247. Kung i-spot cash mo is 225. So, meron kang nakalis ka. So, mas maganda din yung spot cash. Malaki yung save mo. So, kung kaya mo lang ay monthly, punta tayo dito. So, 3,000. So, ayan. Mapupunta ka dito. Tapos, i-click mo lang ito. So, click mo lang yan. Okay. Tapos, check mo ulit yan. Kung tama ba yung pangalan mo. Tapos, edad mo. Okay. Tapos, click mo lang yung next. Tapos, pipilapan mo na to. Ayan. Pipilapan mo na yan. So, height. Sabihin na natin, for example lang ha. Date of birth. Ilan na 1980 yung ginawa natin kanina, di ba? Oh, for example, yan na yan. Nationality, birth of place. Tapos nationality, gender. So, type natin yan. Single, civil status, yan. Home address.
home city. Ayan na yan. Okay na yan. So, okay lang. Mobile number, lagyan mo. Email address. Lagyan mo na yan. Email address, hindi po yan address ng lugar niya. Email address, ibig sabihin yung Gmail niyo po o Yahoo o kung anong email kayo. So, this, sabihin natin, OFW. Ayan, employer, Kins. Employer address, okay. Number, so for example, ilagayahin na, kung may PIN number kayo, ilagay nyo yung PIN number dito. Kung wala, so ayan na, office, tapos sa'yo PIN number, no. So kung meron ka, lagyan natin PIN number yan. Okay, sabihin natin wala, para diretso na, so, click next. So beneficiary, so sa example na ito, ilagay ko tapos ina natin 75, tapos father. Yan, tapos lagyan nyo na yung gusto nyo yung idagdag dyan. So, next. So, no. Click lang natin to low lahat. Basahin din natin. Ano naman to yan? Yeah. So, dito, have you ever habit smoking cigarettes? Sa akin, hindi naman ako nagsisigarilyo. Dito, have you ever, sige, wala naman yan, engage hazardous sport, covered hospitalization, no, no, are you taking regular medication, you've got to catch a vision, no, so click lang natin yan, so ayan na natin. Next, for no lang. Yan, if yes, yes, yes. Okay, authorization to furnish medical authorization. So, ikot na natin yan. Name and address, personal physician, consultation, last of consultation, so wala yan. Okay, click na yung submit. So, pwede tayong pumirma. Pwede ka pumirma dito. Ganyan. Ganyan. Tapos, accept. Sa baba, yun. Next payment page, ayan. Next payment page. Punta tayo dyan. Ito may option dito kung paano tayo magbayad. Okay. Merong Eurocash para sa mga IMG members. BDU Pills, payment. Palawan, money remittance, bank deposit. Online bank transfer, credit card, debit card. So, ang gagawin ko, kung sa inyo, kung meron kayong BDO bills payment or Palawan, okay. Gusto nyo money remittance sa akin, bank deposit. Ginagamit ko ay GCash. Ayan. Bank deposit. Okay. So, click natin to Philippines.
Okay, address 1. So next step. Okay, mobile number. Okay. So next step. So guys, kaya siya 4,000 kasi meron tayong babayaran din na 500 pesos na policy fee. Yun yun. Every year, magbayad ka ng policy. Pero every month, 3,000 plus lang ako yan. So, PayPal. Ayan. Saan ka pwedeng magbayad? So, pwede ka magbayad sa bank. Punta tayo IMG PayPal. So, pwede pala. May PayPal ka. So, ang ginagamit ko is BPI or Union Bank. Sinselect natin yan. At pag nasilik na natin, pwede na natin, ito po yung ilagay natin sa account name sa kung example sa akin sa GCash, kung kayo kung punta kayo sa direct sa banko, so ibigay nyo lang ito doon sa kanila. So, alam na nila to. So, ito, reference number. Pag sa GCash ka naguhulog, ito lang yung kailangan. Ito lang yung kailangan. Tapos, ito yung account name. Ayan. Tapos, ito yung babayaran mo. 4,029. Tapos, kung mahulog mo na, screenshot mo, tapos ilagay mo yung screenshot mo, tapos lagay mo yung pangalan mo doon na lagyan mo ng Kaiser payment. Tapos i-click mo to, tapos i-upload mo dito yung binayaran mo. So for example ito, so nag-upload ka ngayon, tapos yung oras ay ayan, oras 43 and 21. Ayan. Tapos i-click mo lang. Tapos example, nakabayad ka ng ito. Ito, hanap ka lang ng files kung saan nakasave yung na-screenshot mo. Okay. Okay, tapos i-submit mo na. Pagkasapos na mag-submit, antayin mo na lang yung confirmation doon sa email na nilagay mo doon para ma-access mo na ang iyong portal. So, pakita ko sa inyo yung portal. Ay, ito yung website ng Kaiser. So, pag meron na kayong ano, bibigyan kayo ng access, so magkakaroon kayo ng access, tapos pwede na kayong mag-login dito sa portal niyo. Okay? So, maraming salamat po. Sana meron kayong natutunan sa tutorial na ito. So, in case na hindi niyo maintindihan, pwede niyo lang akong i-message at i-guide ko kayo or ako mismo yung mag-encode para sa inyo, no? Kasi minsan may mga tao na takot na magkamali, di ba? So, meron lang akong ibibigay na form sa inyo, i-fill upan nyo yun, tapos i-message ko kayo para i-confirm ko ano yung kulang, kung okay na ba yan. Okay guys, so maraming salamat po. At okay, thank you po and congratulations dahil magkakaroon ka na ng Kaiser Saving Program.